Ginagawa na rin pampublikong sasakyan ang mga motorsiklo, yung po mga habal-habal dyan sa ilang bahagi ng Makati. Pero ayon po sa mga otoridad, bukod sa mapanganib, illegal daw ang mga yan. Mula sa Makati City, nakatutok live si Mark Zambrano. Mel, bagaman lubhang mapanganib nga at illegal ang pagsakay sa mga kolorum na motorsiklo habal-habal, marami pa rin tumatangkilik sa mga ito dito sa Makati. Tila pangkaraniwang paradahan lang ng mga motorsiklo ang kantong ito ng Ayala Avenue at Makindi Road sa Makati City. Sarami ng mga motorsiklong animoy may mga hinihintay. Maya-maya, nagsulputan ang mga pasaherong sasakay pala sa mga habal-habal. Para iwas huli, may dala pang extra helmet para sa mga pasahero ang mga driver. Animoy legal na terminal ang pila sa habal-habal sa rami ng tao. Pero ang traffic marshal na ito, tila nagbubulag-bulagan sa pagsakay ng mga pasahero. Sinubukan namin kunin ang kanyang pahayag, pero tumanggi siya. Marami rin ang tumatangkilik sa habal-habal dahil sa bilis ng biyahe. Ay, susubukan natin ngayon sumakay dito sa mga habal-habal para makita natin kung gaano kabilis yung biyahe mula dito sa kanto ng Ayala Avenue papunta doon sa loob ng Global City. So tingnan natin ngayon kung paanong biyahe. Ang oras ngayon, nasa 2:30. Mabilis ang naging arangkada ng habal-habal. Kaya daw maraming tumatangkilik sa mga habal-habal na katulad nito. Kasi tulad ngayon sinabi ni Manong Driver, pag umaga at rush hour o yung gabi, yung labas ng opisina, napakaraming pasahero. Di alintana ng habal-habal ang peligro sa pagsuot sa pagitan ng mga sasakyang bumabagtas sa kalye. Tinimingan natin, mula doon sa kanto ng Ayala Avenue sa McKinley, umalis tayo doon ng 2:30. Nakarating tayo dito sa boundary ng Global City sa loob lamang ng 7 minutes. Ngayon, kung pipila ka sa jeep o kaya sa bus na papasok dito, doon sa pila pa lang aabuti ka na ng 20 minutes hanggang 30 minutes. Dito sa habal-habal, inabot lang tayo ng 7 minutes sa karating tayo dito. Kasi pag jeep, nagpupunuan pa eh. Pag dito, alis agad. Gusto lang sir, gusto namin magkaroon ng prangkisa. Kasi una-una, nagsasakay kami. Para magiging legal ito, yan sana ang hinahangad din namin. 25 hanggang 30 pesos ang bayad sa bawat pasahero hanggang sa Bonifacio Global City. 5,000 pisong multa at pagka-impound ng motorsiklo ang maaaring ipataw sa mga mahuhuling habal-habal na may sakay. Pero ayon sa mga otoridad, wala silang permit sa anumang habal-habal na mag-operate. Hindi rin daw madaling hulihin ang mga ito at obstruction lang ang violation sa mga motor na nag-aabang. Nagsagawa na raw sila ng operasyon pero tila walang epekto ito sa pagdami ng mga habal-habal. Paalala rin nila sa mga tumatangkilik ng habal-habal. Sugal po yan eh, kasi yung mga habal-habal ang bibilis eh. Madali sila makapunta sa paruroonan without knowing na yung safety nila. Kasi meron na kaming insidente dyan na namatay eh. Mike, dahil nga sa dami ng tao na nanggagaling at papunta sa Makati area, no, walang patid yung dami ng pasahero dito, lalo ng mga pumipila dito sa aking likuran. Ito yung area ng pila ng mga bus na papuntang Bonifacio Global City sa Katagig. Walang tigil ang dami ng pasahero dito at ayon doon sa ilang mga nakausap natin, inaabot ng 45 minutes to 1 hour yung biyahe nila mula dito sa Makati lamang papunta sa Tagig at Bonifacio Global City. Kaya yung karamihan sa mga pasahero dito, lalo yung mga nagmamadali, Mike, ay pinipilit nilang sumakay nilang ng habal-habal dahil tulad nga nung binanggit ko kanina, inaabot lamang ng 7 minutes yung biyahe nila kumpara sa 45 minutes kung pipila sila at sasakay sila ng jeep o kaya ng bus, Mike. Paano yan pag umuulan, Mark? Mark, paano yan pag umuulan? Ayun nga ang problema, Mike. Pero nagtataka kami dito, tinatanong namin yung ibang pasahero. Ang sinabi nila, kahit umuulan, yung ibang may kapote, meron din pinapahiram yung ibang driver sa kanila na kapote. So, pag nagmamadali ka, merong option. Yun nga lang, Mike. Sabi nga ng mga official dito, lubang mapanganib ang sumakay sa mga kolorum na motorsiklo, Mike. Maraming salamat, Park Zambrano.